Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyo yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no sa aking YouTube channel at sana itong vlog kong ito ay ma-share niyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana matapos niyo yung panoorin tong vlog kong ito, paki-hit na lang din yung notification table, yung notification bell. Para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, ano, kasi dyan sa mga vlogs ko, ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlogs. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan ano yung topic natin ngayon about career progression, pag-usapan muna natin yung class program na i-adapt ng matatag curriculum starting this school year 2024-2025. Alam nyo kanina kasi nagkaroon ng meeting ano initiated by DepEd Central at umattend dito no lahat ng mga division offices at school heads all over the country, you know. Sa meeting kanina, kinonfirm doon yung vlog ni Sir Bong, ano, na 45 minutes na sa lahat ng subject areas, ano, sa 8 subject areas, 45 minutes na daily, ano. So, daily na yung 8 subject. At sa secondary, applied ito sa lahat ng grade levels from grade 7 to grade 10. So, kung hindi pa ninyo napapanood yung dalawang vlogs ko no about class program, ini-encourage ko yung ating mga guro na panoorin ito. No? Kasi, kung ano yung mga sinabi ko doon sa dalawang vlogs ko na seemingly, yun na yung ipatutupad starting this school year 2024-2025. Even yung class program ano sa elementary from grades 1 to grade 3, you know, to my understanding, yung vlogs ko, kung napanood nyo, parang seemingly yun na yun, ano? So, panoorin nyo na lang. Merong iba na nagre-request ng hard copy nung sample class program na sinasabi ko. Alam nyo, hindi to pwedeng i-share, hindi to pwedeng ilabas hanggat hindi napipirmahan ng Secretary ng DepEd yung DepEd order na matatag curriculum kasama yung bagong class program. Pero yung mga principals nyo, no, I'm sure, may copy na sila nung matatag class program. At sure ako na yung inyong mga principals ay ipapakita sa inyo, no, isishare sa inyo yung sinasabi kong class program. Puntahan na natin ano, yung topic natin ngayon ano, about career progression. Kasi maraming guro ang nagtatanong about career progression, kung ano na raw ba ang update sa career progression, ano? So matutuloy ba raw itong career progression? Alam nyo, halos isang taon na rin yata yung last hearing sa Congress na isinagawa, ano? Chaired by Congressman Roman Romulo. Alam nyo, si Congressman Roman Romulo, siya kasi yung chairman ng Education Committee sa Congress, ano? Parang hindi na nasundan yung huling hearing niya last year. Alam nyo, yung pinakikita noon ni Congressman Roman Romulo sa hearing sa Congress ay isang formulated bill na ng career progression. Kaya lang hindi na siya napus para maging isang batas. Pero actually, meron ng isang formulated bills. At ito yung dinidiscuss ni Congressman Roman Romulo doon sa mga hearings niya. Alam nyo kasi, no, Congress na kasi ang mag-i-enact into law ng career progression. And if you will remember, ano, DepEd ang naging proponents ng career progression. DepEd ang naging proponent ng career progression. Kaya lang, hindi na rin na-push yung sa DepEd. Kasi nga, pinaubaya na ng DepEd sa Congress yung career progression at tinatawag itong Substitute Bill for Career Progression. In fairness kay Congressman Roman Romulo,
nagkaroon talaga ng mga series of hearing ano, and to my understanding, talagang formulated na yung batas tungkol sa career progression. In fact, ano, doon sa huling hearing tungkol sa career progression, dinidiscuss na roon ni Congressman Roman Romulo kung ano yung magiging laman ng batas. Ano? Like itong fate ng mga head teachers, sa batas ng career progression, hindi mape-pace out yung mga position ng head teacher. Yung mga existing position ano ng head teacher ay magpapatuloy from head teacher 1 to head teacher 6. At nakasaad doon ano, at stated doon sa batas yung teaching positions na teacher 1 to teacher 3 at yung additional na teacher 4 to teacher 7. Then yung master teacher 1 to master teacher 5 na. Ganito yung mga teaching positions na binabanggit dun sa isa sa batas na sana na career progression. Kaya lang hindi na napapag-usapan sa Congress ngayon at hindi na natin ma-predict kung itong career progression ay may future pa. Alam nyo, even yung mga teachers group, kapag tinatanong natin sila, isa lang yung sinasabi, wala pang continuation sa Congress. Alam nyo, dear teachers, ano, talagang napakaganda sana ng career progression. Ano, kasi isa sa provisions nito, yung promotion ay magiging performance-based na. Hindi na magiging factor yung education like yung masteral and doctoral. Ano, even yung seminars and trainings, to my understanding, ay hindi na rin siya magiging factor. Ito yung sinasabi ni Congressman Roman Romulo, kasi you can be promoted even you are not an MA or PhD graduate. Sa career progression, to my understanding, ay hindi na requisites yung mga MA units. Kasi performance-based na siya. At itong career progression, wala na rin siyang ranking, wala na yung rivalry, sorry for the term. Kaya lang hindi natin alam, gaya ng sinasabi ko, kung may future pa itong career progression, ano? Sana mabigyan ng priority ano itong career progression, kasi kung ang demand ay salary increase, itong career progression, kung mag-progress yung guro ano sa kanyang teaching position, tataas yung kanyang salary grade, tataas yung kanyang sahod, ano? Tama ba, Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.